Ibabaw po talaga ang kanyang bilog na nilagay po natin na marker, mga katrupa. Tingnan nyo, mga katrupa. Yung ginamit niya, mga katrupa, is yung duhat, yung duhat leaves, ayan. At saka tabako yung ginagamit. Hello, what's up, mga katrupa? Magandang hapon po sa ating lahat. For today's video, mga katrupa, gaya na sinabi ko sa inyo na darating po yung ating kaibigan doon sa unang in-upload ko po na pag-update sa inyo sa ating DIY styrofoam incubator, mga katrupa. Ngayon, dumating na po itong napakagwapo kong classmate, mga katrupa. Ayan. Mahilig talaga sa manok, mga katrupa. Siyempre, ang inyong vlogger ay mahilig din sa manok. At tingnan natin, makikita niyo, mga katrupa, paras din talaga kami. Hindi talaga nagkakalayo, mga katrupa, dahil mahilig sa mga manok, mga pugi, at saka giniago para ba? Hindi mainit yung at pagkakalaw ng mga manok. Ito, parehas kami, mga katrupa. So, ngayon, mga katrupa, ito, ano po yung, ano ang bloodline itong ating i-incubate na itlog? Boston at saka Gilmore. So, mga katrupa, itong nakalagay sa tray, ayan, ay Boston ang broodcock, and then Gilmore po yung broodhen, mga katrupa. Ngayon, mga katrupa, kunting tips ko lang sa inyo kung paano po natin isasalak ang ating itlog sa ating incubator. So, ngayon, ang aking paraan, mga katrupa, sa pagsalang nito, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, sa ating mga viewers dyan, ay ganito lang po ako maglalagay, mga katrupa. Kailangan nakalagay po ang mga marker sa itlog na may bilog, na kailangan ang ilagay natin, mga katrupa, ay yung lapis. Huwag po tayong gagamit ng mga pintel or bullpen. Kailangan lapis lang po sa plain lang po sa, mga katrupa. Ang galing mo talaga, bright ka. Ngayon, dito po natin sa ilalagay, kung makikita natin, atin po siya kamatahin ng ayos, mga katrupa. Ayan siya. Para nang sa ganun, ang bilog na ating ginawa na yan, yan ang palatandaan, mga katrupa, na sa time na tayo po ay mag-rotate or mag-ikot ng ating itlog sa incubator, ay alam po natin kung naiikot ba siya o hindi. Kasi, mga katrupa, ayan, atin pong kamadahin ng maayos. Marami nang nakakaalam niya. Ayan, oh no! Kailangan naka ibabaw po talaga ang kanyang bilog na nilagay po natin na marker, mga katrupa. So, yun. Yun. Ito naman, mga katrupa, ihiwalay po natin. Ayan, ganun din, mayroon po siyang mga marker na bilog po ang bawat isa. So, yun. Ngayon, mga katrupa, baka magtataka kayo kung bakit iniibabaw ko yung bilog na marker ng ating itlog. So, wag lang kayong aalis, mga katrupa, dahil i-explain ko sa inyo bakit binilugan natin yung itlog na yan na mayroon pong bilog sa kanyang ibabaw na nilagay ko. So, yun. Ngayon, ayan. And then, dito naman sa kabila, mga katrupa, ganun din. Ayan siya. Ayan. Isa-isahin natin, mga katrupa, para po makita nyo ng maayos kung paano po natin isalang ang ating itlog na ating i-incubate, mga katrupa. Ayan. Habang busy sila, sasalisi tayo. Ayan. Din dito sa babila po. Dahil nag-request po ang may-ari nito, mga katrupa, na itong aking classmate, na ipaghiwalay po itong kanyang itlog na dinala pag incubate, dahil iba po ang broodhen na ginagamit dito, mga katrupa. Pero same pa rin ang broodcock. So, ngayon, mga katrupa,
Kung magtataka kayo kung bakit nasa ibabaw po yung ating bilog ng ating marker sa ating itlog na i-incubate, dahil sa pag-rotate po mga katrupa, uulitin ko, para hindi po tayo malilito. So, ngayon, kaya nasa ibabaw sa kung 3 times po tayo sa isang araw mag-rotate ng ating itlog, simple lang yan mga katrupa, para hindi po tayo malilito, i-ganon lang po natin siya mga katrupa sa pag-ikot na rotate po natin ang itlog mga katrupa. Kasi kung hindi po natin siya lagyan ng bilog, baka mayroon po tayong ma-misplace na itlog, kaya yun ang dapat natin gawin sa ating pag-incubate sa ating itlog mga katrupa. Pero ito mga katrupa, itong aking tips na ibinahagi sa inyo ay sariling idea o paraan ko lang po ito. Sa mga iba dyan na hindi pa po nakakaalam, isinishare ko lang po ang aking kunting nalalaman sa aking pag-incubate ng ating itlog sa incubator mga katrupa. So ngayon mga katrupa, samahan nyo ako o kami mag salang po sa incubator. Ayan. So ngayon mga katrupa ay andito na po tayo sa ating incubator. Ayan. Atin na po itong isasalang mga katrupa. So dito po natin ilagay siya sa pangalawa mga katrupa. Ayan, tanggalin muna natin itong sa taas. Dito po natin siya ilagay sa pangalawa. Ayan. Ayusin lang po natin ng maigi na yung ating itlog ay naka ibabaw po lahat ng kanyang market. So, yun. And then, ito po isa. Ayan. Dito po sa baba. So, yun mga katrupa. And then ito, wala pong laman. Dito naman po natin nalagay. And then, ito yung isa ay dito po. Yun. And then, mga katrupa, gaya na sinabi ko sa inyo nung sa unang vlog ko po dito sa incubator, ito po ang kunting tubig na atin pong ilalagay. So, dito po natin siya ilalagay mga katrupa para po sa humidity po ng ating incubator sa ating pag-incubate. And then, ang charcoal or oiling. Yun. Tulad din nung past vlog ko na pinakita ko po sa inyo. So, yan mga katrupa. Yan. So, yun mga katrupa. Salang na po natin. Morning, atin po yung i-rotate, atin pong iikutin. So yun, tulad nung sinabi ko sa inyo, dahil minarkiran po natin yung bawat isa ng ating itlog na in-incubate, mga katrupa. So, yun mga katrupa, yan. A few moments later. So mga katrupa, yun lang po ang ating video content dito po sa hapong ito. At maraming salamat po pala sa inyong pagsubaybay dito po sa aking YouTube channel na aking pong ina-upload sa pag-incubate ng itlog ng brood hen ng ating kaibigan na dinala po niya dito. At ang kanyang bloodline o kanyang linyada sa kanyang itlog na dinala mga katrupa na ibinibreed ay Gilmore at Sweeter, at 5K Sweeter din yung isang brood hen mga katrupa. So mga katrupa, atin pong i-ano tong ating bisita, baka mayroon po siyang shout out, baka mayroon po wala po wala po mga katrupa, basta mga nagmamanok mga katrupa. Mas piliin pa yung manok kaysa makabili ng sigarilyo. Ayan, tingnan nyo mga katrupa. Yung ginamit na mga katrupa is yung duhat, yung duhat leaves. Ayan. At saka tabako yung ginagamit niya na oh no! Mga katrupa, ganun.
Iwas sakit to, iwas sakit. Iwas sakit mga kadroba kasi ito mga kadroba. Papatibay din ang ngipin. Natural na tabako. Wala pong ingredients hindi po dinaan sa mga chemical. At alam naman natin sa mga traditional noon sa ating mga ninuno, mga kadroba, kahit sino po dyan ay nakakaalam na ito po talaga yung sinaunang ginagamit ng ating mga ninuno-ninuno na nagtatabako, mga katropa. So yun mga katropa, puputulin na lang po natin ang ating video dahil nakakarating na po tayo sa tabako, hindi na po manok ang pinag-uusapan mga katropa. So maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay dito po sa aking YouTube channel na si Bean Radio Farm. At don't forget to like, share, subscribe at i-hit na ang bell icon para lagi kayong updated dito sa aking mga video i-upload sa aking YouTube channel. God bless us all sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.